nakita ko yung projected earnings itong quarter, mababa pa rin. Siguro it's about time na sabihan natin yung board yung pagbaksak ng kumpanya. Ipapatalo na lang natin yung kumpanya ng ganun? Olivia, isipin mo kung anong pwede mangyari kapag nalaman nila. Mas mabuti na yung narinig nila sa atin kaysa sa iba. Sa ginagawa mong yan, para mo na lang nilagyan ng taning yung kumpanya. Ito lang naisip kong paraan para masalba yung kumpanya. Olivia, I'm sorry, pero kailangan ko na sabihin sa board kung ano talaga ang lagay ng kumpanya. Action! Perfect facial wash! No. Cut! Yo, ay bakit nagkakanda utal-utal ka dyan? Direk, pasensya na po kasi hirap po ako mag-English eh, tsaka hirap din ako magbasa. Eh, Direk, pagbigyan niyo na po ako, isang take lang. Diba? Hayaan niyo po ako, sariling atake ko po gagawin ko. Mababenta ko to. Sige, pagbibigyan ka namin, iho. Action! Tol, sandali lang. Di ba nakasira ng forma ang pimples at blackheads? Para kuminis ng kutis, gamit ang perfect facial wash. Tinatagal ito ang dumi, excess oil sa mga mukha, para palaging mukha ang presko, para dagdag pogi points. Cut! Hello po. Obet? Thank God, nakausap din kita. May good news pala ako sa'yo. Tanggap ka na. Sino sa promise? Real na real nito, Obet. Marami salamat po. Sige po. Patanggap na ako! Pagkaya mo din anak nyo! Ano sinabi ko sa'yo? Tao po. Ako si Hazel Castillo. Anak ko ako ni Luisa Trinidad. Ikaw yung batang ibinigay kay Emma. Tingnan mo nga naman. Kamukhang-kamukha ka ng nanay mo. Nandiyan ho ba siya? Wala lang nanay mo. Paano ho wala? 10 taon nang patay si Luisa. Sino ho kanyang mamasukan bilang katulong dito sa Pilipinas? Pero hindi sapat ang kinikita para sa indalawa. Kanya, pinili niya ang mag-DH sa Hong Kong. Nahihiya nga siya eh nung kapagkita sa'yo eh. Dahil ipinamigay kanya. Matagal na niyang pinagsisihan yun eh. Ang gusto niya, kapag binawi ka niya, mabigyan kanya ng magandang buhay. Mahinang mahina ang nanay mo nang umuwi siya mula Hong Kong. Nagka-lung cancer ang nanay mo. Yung kasing tinutuluyan pala nila ay may katabing planta ng chemical. Sa puntong yun, ang importante eh, gumaling siya at magkasama kayong muli. Pero sa kasamaang palad, binawian siya ng buhay bago kanya makita. Ikumusta mo na lang ako kay Dado at kay Emma. Yun nga po yung isa sa pinunta namin dito na baka nakita niyo ho si tatay. Ilang taon na nakakalipas. Pagkatapos nun, ang siya na. Nagpainom pa nga siya sa kanya mga kaibigan. Bakit daw ho? Kasi raw eh, magiging tatay na raw siya. Eh, bakit ba kayo nagiinuman? Magiging tatay na po ako. Talaga? Kakaroon na po ako ng anak sa babaeng pinakamamahal ko. Nung dumating ho ako sa kanila, wala na ho yung unang anak nila. Nabalitaan ko nga yun eh. Eh, sino nga ba ang nabuti si Dado? Wala, kailan ho ito nangyari? Hindi ko masyadong matandaan eh. Joseph, Hazel, anong ginagawa niyo rito? Sir, sinama ko lang ako si Hazel, hanapin niyo mga kamag-anak niya dito sa Bataan. Kayo, anong ginagawa niyo dito? Nag-iimbestiga kami sa background ni Dado. Nilalaman din ho kami. Ano yun? May kapatid pa po ako. Huwag ka lalabas, ha? Dahil may mga pulis na nagbabantay sa akin. Sir Romeo, hindi yan tumitigil hanggat hindi ka nahanap. Salanan to lahat ng bastardo ng asawa mo, eh. Kaya tayo nandito sa ganitong posisyon. Mananakot lang ako, Olivia. Tingnan ko lang kung hindi pa umatras si Joseph kapag isa sa pamilya niya nasaktan dahil sa kanya. Mabuti naman at siniseryoso mo yung paghahanap ng trabaho, Arthur. Iseryoso ko naman po, Tay. Hirap lang po talaga maharap ng trabaho, lalo na sa katulad ko na bagong laya. Arthur, wala naman siguro ibig sabihin si Pang Matias doon. Napapaalala ko siya. Hindi mo kailangan makisausaw sa usapan namin. Kasi diba, nung ka naman magaling. Gusto mausaw. Teka. Nakikita kong paano ako tumingin sa asawa ko, ha? Arthur. Ba't mali ba ako? Ikaw kung magsalita, ha? Akala mo, ikaw lang pamayari sa kanya! Pananitipil ako sa'yo, ha? Pinatira kita dito kasi sabi mo gusto mong makilala yung kapatid ko. Pero kung sisimulan mo saktan yung pamilya ko, mapipilitan akong panisin ka dito. Mula sa statement ng nakausap namin, sa palagay namin, isang tao lang ang pwedeng maging ina ng anak ni Dado. Wala namang ibang naging karelasyon si Dado sa Bataan kundi si Emma. Pero hindi siya madalas doon kasi nga, sa Maynila nagtatrabaho ang mga magulang niya. Narciso, Torres, maganda kayo. Bukas, malalaman natin ang tinatagong sekreto ni Dado. Bakit kailangan mo pabayain papa ko sa ibang tao? Di ba nag-usap na tayo?
Wala akong pinapahiya, kuya. Pinagsabihan ko lang si Marto tungkol sa pakikitungo niya kay Tito Anthony. Joseph, konting pangunawa rin iniigo sa'yo. Pwede ba si Enzo pinatuloy mo? Di ba, mas kaya bang ginawa niya? O may nalilig ka pa sa akin? Nung pinatuloy mo siya? Ibang usapan niyo kay Enzo, kuya. Olivia, parang atin ang turing ko sa'yo. Sana totoo ang sasabihin mo sa akin. Pinagtaksilan mo ba si kuya? Of all people, ikaw ang nakakaalam kung gaano ko kamahal si Victor. Oh, testigo sa pagsasama niya. Oh, then why are you even asking? Dahil may bago impormasyon sa kaso ni Dado. That's enough. Calvin, kanina ka pa ba dyan? Talaga bang pagbibintangan niyo si Mommy? Calvin, hindi mo alam ang nangyayari. Hindi ko nakikita yon na hanggang ngayon si Mommy nag-grieve pa rin para kay Dad. So how dare you accuse her na nangangaliwa siya? Calvin, kung hakaka lang ito, hindi ako basta-basta maniniwala. May statement na binigay sa polis. Hindi na ako pwede magbulag-bulagan sa mga nangyayari. Hindi pwede magbulag-bulagan. Eh, naniwala ka nga agad dun sa statement na binigay ng kaibigan ni Mang Dado. Sino ba mas papaniwalaan nyo? Yung kaibigan ng kriminal na yon? O yung asawa ng kuya nyo? Posibleng isa sa mga anak ninyo ang anak ni Dado Castillo. Dahil doon, magre-request kami ng mga DNA samples ng anak ninyo. I refuse. Mrs. Benavides, alam niyo naman po na parang admission of guilt na rin ang ginagawa ninyo. I won't dignify the statement ng isang probinsyanong nakausap ninyo. Di ba sinabi ko siya ka basta-basta tumatawag? At sa maagad ang timpla mo. E paano nagpunta ng bataan yung magalimong anak kasama si Joseph? Nalaman tuloy ng mga pulis na napunta ako dati doon. Alam ko na kung sinong tatargetin. Sino? Hey, kuya, gusto mo ako nalang sasama sa'yo. Hindi na okay lang, Ton. Hindi, mabilis lang naman klase ko nun eh. Pagkatapos sa pagkatapos ko dun, pupunta na ako sa shooting mo. Tapos mag-celebrate na tayo. Naalala mo nung mga bata tayo. Imagine lang natin to. Ikaw yung protekta sa akin. Hawakan, saktan, kuruting ka nila kung kahit saan gusto nila. Huwag lang sa mukha. Halika, iuwi na kita. Ayoko umuwi. Ayoko umuwi sa bahay lang. Wala naman akong dalat ng asawa. Kung ayaw mo umuwi, hindi tayo uwi sa inyo. Pupunta tayo dun sa lugar na pwede mo makalimutan ng lahat. Gusto mo ipasyal kita mamaya para makalimut ka. What are you talking about? Asawa ko si Victor. He's my life. And I hate myself for loving him so much. May mga asawa tayo, Dado! Ikaw ang mahal ko noon pa man, Olivia. Kaya kong kalimutan ng lahat, kahit pamilya ko para sa'yo. Kung ikaw kaya mong gawin yun, ako hindi. No, this can't be happening. Ano ang totoo? Anak ba ako ni Mang Dado? Anak ko kayo ni Calvin. Sabihin nyo na wala sa amin yung kahit yung anak ni Mang Dado. Kuya, please. Kaya huwag. Tama na. Ang importante, anak ko kayo. Then just tell me kung sino anak ni... Kuya, please! Tama na! May naisip na akong paraan. Siguraduhin mo lang, ah, na hindi ako masasangkot sa gagawin mo na yan. Sigurado ako. Sa gagawin ko, magsisisi si Joseph. My God! That girl? Oo nga! Yung daughter ng killer! Yung dikit ng dikit kay Enzo! Okay ka lang? Okay lang ako, Cal. Really, Cal? Concerned ka talaga sa anak na killer ng daddy nyo? I heard pareho silang anak ng driver. O baka naman si Enzo yun. Cal! Ano? Cal! 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 Ano sabi mo? Pawin mo! Cal! Sir, wala pa po yung mga bata sa eskwela pa po. Kung gusto nyo po, habang naghihintay po kayo sa sala, eh, paghahanda ko po kayo ng merenda. Nako, hindi na. Salamat. Hintay ko na lang sila dito sa living room. Ha? Sige. Pasensya na kayo. Pero kailangan ko gawin to. Thank you.
ba si Utol? Illegal tong ginagawa natin, ano? Hindi niyo po ito maaari magamit sa korte. Alam ko. Pero gusto ko malaman ang totoo. Justin! Tara. Patay! Sandali lang! Ito na po! Ibigay ko ng pera! Yeah! Obet! 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 May kinala ba kayong pwedeng gumawa na ito sa biktima? Wala ho. Kailangan nyo hanapin yung nakaitim na jacket. Kailangan nyo pagbayaran yung ginawa niya sa anak ko. May kilala akong pwedeng gumawa nito. Sino po? Si Dado Castillo. Suspect ko siya sa pagkamatay ni Papa at ni SPO1 Colmenares. Sa tingin ko, naghihiganti siya. Sige po, makikipagtulungan po kami sa may hawak ng kaso ni Dato Castillo. Mahawa ka na po. Pero na sila, Min. Hayaan mo na yan, hayaan mo na yan. Sandali lang, sandali lang. Ano? Alam mo, pinakamasakit doon. Umasa ako na darating ka kagabi. Umasa ako na darating yung kapatid ko. Sorry. Sabi ni Moreno, mukhang siya talaga yung target eh. Pero base rin sa statement niya at ng kanyang pamilya, lumalabas na wala naman siyang kaaway. Yung kapitbahay niya nga, nakausap ko. Ganun din ang sinabi. Alam mo, may kinalaman to sa kasong hinahawakan natin. Malaki rin ang posibilidad na si Dado ang gumawa nito. Kikiganti ata si Dado sa pamilya ni Joseph. Dahil alam niyang sila, lalo na si Joseph, ang dahilan sa paglabas ng katotohanan. Desperado na si Dado. Tinutugis na siya. At wala na siya ibang pwedeng balikan. Pero yung mga ganyang desperadong tao, yan ang pinakadelikado. Nasaan si Dado, Olivia? Your guess is as good as mine. Sigurado ka? Dahil ko alam mo kung nasaan siya, sabihin mo na. Hindi mo ako naiintindihan. Hindi ko alam. Sana nga. Dahil ang katotohanan kahit gano'n mo ay tama na. Lalabas at lalabas. Kapag nalaman ko na may kinalaman ka sa nangyari sa mga anak mo. Magtago ko na, Olivia, dapat patawarin ako ng Diyos. Maaari kong gawin sa'yo. Gawin mo, hindi yung puro kapag bumanda. Good morning, ma'am. Oh, Mr. Benavides, what can I do for you? May hinahanap po kasi yung estudyante ba? Pwede niyo yung tulong. Justin ang pangalan niya. Justin? Opo, ng Mascom. Walang Justin sa Mascom. Sigurado po kayo? Sigurado ako. Kasi konti lang enrollees ng Mascom. At sure akong wala talagang Justin doon. Thank you po. Ang ibig mong sabihin, hindi po kayo magkadugo. Paano mo nagawa ito, Olivia? Ang tagal mo kaming niloko.